ting may tuwa at galak. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Sapagkat ang Diyos ay ang Panginoong napakadakila, ang dakilang haring higit sa sinuman na binabathala. Nasa kanyang palad ang buong daigdig pati kalaliman. Ang lahat ay kanya maging ang mataas nating kabundukan. Kanya rin ang dagat at pati ang lupa na kanyang nilalang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo ay lumapit sa kanya'y sumamba at magbigay galang. Lumuhod sa harap nitong Panginoong sa ating lumalang. Siya ang ating Diyos, tayo ay kalinga niyang mga hirang. Mga tupa tayong inaalagaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Ang kanyang salita ay ating pakinggan. Iyang inyong puso'y huwag patigasin, tulad ng ginawa ng inyong mga magulang, nang nasa Meriba sa ilang ng Masa. Ako ay tinuksot doon ay sinubok ng inyong magulang, bagamat nakita ang aking ginawang silang nakinabang. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. 40 taon sa inyong ninuno ako ay nagdamdam. Ang aking sinabi, sila ay suwail, walang pakundangan, at ang mga utos ko ay sinusuway. Dahil sa galit ko, ako ay sumumpang di sila daratal sa lupang pangakong aking inilaan. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Makinig tayo sa tinig ng Diyos at pumasok sa kanyang lupang pangakong inilaan. Tayo pong lahat sa awit. Si Kristo ang liwanag. At wala nang iba pa. Sinilang sa ating mundo at naging kapatid siya. Kung nakita na siya, nakita na ang Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Siya ang ating buhay at wala nang iba pa. Pinagbili ng mura, inabat, pinatay siya. Siyang tumubos sa atin, nasa kanan ng Ama. Purihin ang ating Diyos, dakilain natin siya. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag, Panginoon, at ang gabi makatatagpo sa aming naghahayag ng iyong katapatan. Ang magpasalamat sa Panginoong Diyos ay mabuting bagay. Umawit na lagi, purihin ang ngalang kataas-taasan. Pag-ibig niyang wagas ay dapat ihayag kung bukang liwayway. Pagsapit ng gabi, ang katapatan niya ihayag din naman. Ito ay ipahayag sa saliw ng alpat tugtuging salterio. Sa magandang himig ng tugtuging liray, ipahayag ito. Ako'y nagagalak sa iyong ginawa na kahanga-hanga. Sa lahat ng ito, ako'y umaawit dahilan sa tuwa. O pagkadakila, kay dakila, Panginoon, ng iyong ginawa, ang iyong isipan ay sadyang mahirap naming maunawa. Sa pahat na isip, ang bagay na ito ay di nalalaman. Hindi malilirip na mauunawa ng sinumang mangmang. Ang mga masama, kahit na dumami, sila may umunlad. Yaong sasapitin nila't hahantungan ay pagkapahamak. Sapagkat ikaw lang, Panginoon, ang dakila't walang makatulad. Nababatid naming lilipuling lahat ang iyong kaaway. Ang lahat ng taong masama, ang gawa ay mapipilan. Ako'y ginawa mong sinlakas ng turong mailap sa gubat. Ako'y pinagpalat pawang kagalakan yaong dinaranas. Aking nasaksihan yaong pagkalupig ng aking kaaway. Pati pananaghoy ng mga masamay, aking napakinggan. Katulad ng palma, ang taong matuwid, tatatag ang buhay.
parang mga sedro, kahoy sa Libano, lalagong mainam. Parang punong kahoy na doon natanim sa tahanan ng Diyos. Sa banal na templo, ito ay lalago na nakalulugod. Tuloy ang pagbunga kahit na ang punong ito ay tumanda. Lunti at matatag at ang dahon nito ay laging sariwa. Ito ay patotoo na ang Panginoon tunay na matuwid. Siya kong sanggalang, matatag na batong walang bahid dungis. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa pagdating ng umaga, pinupuri namin ang iyong habag, Panginoon. At ang gabi nakatatagpo sa aming naghahayag ng iyong katapatan. Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. Dinggin mo ako, O langit, pakinggan mo ako, O lupa. Itong aking mga aral, matulad nawa sa ulan. Nagpapasariwa sa damo, bumubuhay sa halaman. Ang ngalan ng Panginoon ay aking pupurihin, at ang inyong itutugon, dakila ang Diyos namin. Siya ang bato manlilikha, walang kapintasan ang lahat niyang ginawa. Matuwid ang lahat niyang kilos, siya ay tapat walang pagkukulang, makatarungan at matuwid. Sila'y nagpakasama, dahil dito'y di na sila marapat tawaging anak. Isang lahing tampalasan at balakyot, iyan pa ba ang igaganti ninyo sa Panginoon, kayong mga haling at walang isip? Di ba siya ang ama ninyong lumikha sa inyo at gumawa sa inyong isang bansa? Alalahanin ninyo ang mga nakaraang araw, ang panahon ng inyong mga ninuno. Itanong niyo sa inyong mga ama at ilalahad sa inyo, gayon din sa matatanda at kanilang isasaysay. Nang hatiin ng Diyos itong sangkalupaan at pagbubukod-bukurin ang mga bayan, at nang itakda niya ang mga hangganan, nasa isip na niya ang Israel na kanyang bayan, pagkat ito ang bayan na kanyang hinirang. Si Jacob na itinanging maging kanya lamang. Sila'y natagpuan niya sa ilang, lupaing halos walang mabuhay na halaman. Sila'y kinandili at pinatnubayan ng buong tiyaga at pagmamahal. Sila'y parang mga inakay tinuturuang lumipad, sinusubaybayan mula sa itaas. Minsa'y sinasalo ng makapangyarihang pakpak, tulad ng ginagawa ng agila sa kanyang mga anak. Tanging ang Panginoon ang pumapatnubay at wala ng ibang Diyos na tumulong sa kanila. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kilalanin ang kadakilaan ng ating Diyos. Kahanga-hanga ang iyong ngalan, Panginoon, sa lahat ng sangnilikha. Ikaw, O Panginoon, Diyos namin, laganap sa lupa ang iyong luningning, at hanggang sa langit laging pupurihin. Aawitang lagi niyong mga bata na wala pang malay at sariling diwa. Matibay na muog ikaw ay naghanda laban sa kaaway, kalabang masama. Ang likha mong langit kung aking pagmasdan, pati mga tala, bituin at buwan. Ano nga ang tao upang iyaong alalahanin? Ay ano nga siya na sukat mong kalingain? Nilikha mo siya na halos kapantay ng iyong luningning at kadakilaan. Pinamahala mo sa buong daigdig, sa lahat ng bagay, malaki't maliit. Mga baka't tupa, hayop na mabangis, at lahat ng ibong nasa himpapawid, at maging sa isda sa lalim ng tubig. Sa buong daigdig, ikaw, Panginoon namin, ang banal mong ngalan ay dadakilain.
Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Kahangahangang iyong ngalan, Panginoon, sa lahat ng sanglilikha. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Tumulong kayo sa pangangailangan ng mga kapatid. Ibukas ninyo lagi ang inyong pinto sa mga taga-ibang lugar. Idalangin ninyo ang mga umuusig sa inyo. Idalangin, pagpalain at huwag sumpain. Makigalak kayo sa mga nagagalak. Makitangis sa mga tumatangis. Magkaisa kayo ng loobin. Huwag kayong magmataas, kundi makisama sa mga aba. Huwag ninyong ipalagay na kayo'y napakarunong. Huwag ninyong gantihin ng masama ang masama. Sikapin ninyong mamuhay ng marangal sa lahat ng panahon. Hanggat maaari, makisama kayong mabuti sa lahat ng tao. Mga minamahal, huwag kayong maghiganti. Ipaubaya ninyo iyon sa Diyos, pagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Kaya, kung nagugutom ang iyong kaaway, pakanin mo. Kung nauuhaw, painumin mo. Sa gayon, mapapahiya siya sa kanyang sarili. Huwag kang padaig sa masama, kundi daigin mo ang mabuti, daigin mo ng mabuti ang masama. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikaw'y purihit awitan. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikaw'y purihit awitan. Ang umabrit habang ang kagandahang loob mo'y pinagninilayan. Ang ikaw'y purihit awitan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Aking kagalakan, O Diyos, ang ikaw'y purihit awitan. Magsitayo po ang lahat. Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Sabay-sabay po nating dasalin ang papuring awit na Propeta Zacarias. Purihin ang Panginoong Diyos ng Israel. Sapagkat nilingap niya at pinalaya ang kanyang bayan. At nagpadala siya sa atin ng isang makapangyarihang tagapagligtas mula sa lipi ni David na kanyang lingkod. Ipinangako niya sa pamamagitan ng kanyang banal na propeta noong una, na ililigtas niya tayo sa ating mga kaaway at sa kamay ng lahat ng napopuot sa atin. Ipinangako rin niya na kahahabagan ang ating mga magulang at aalalahanin ang kanyang banal na tipan. Iyan ang sumpang binitiwan niya sa ating amang si Abraham, na ililigtas tayo sa ating mga kaaway, upang walang takot na makasamba sa Kanya, at maging banal at matuwid sa Kanyang paningin habang tayo'y nabubuhay. Ikaw naman, anak, ay tatawaging propeta ng kataas-taasan, sapagkat mauuna ka sa Panginoon upang ihanda ang Kanyang mga daraanan at ituro sa kanyang bayan ang landas ng kaligtasan, ang kapatawaran ng kanilang mga kasalanan. Sapagkat lubhang mahabagin ang ating Diyos, magbubukang liwayway sa atin ang araw ng kaligtasan, upang magbigay liwanag sa mga nasa kadiliman at nasa ilalim ng kamatayan, at patnubayan tayo tungo sa daan ng kapayapaan. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen.
Panginoon, patnubayan mo kami sa daan ng kapayapaan. Ipagdiwang natin ang kabutihan at karunungan ni Kristo. Siya ang nag-aalay ng pag-ibig at pangunawa sa lahat ng tao, lalo na sa mga nagdurusa. Dumalangin tayo sa Kanya. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Sa umagang ito ay inaalala namin ang iyong pagkabuhay at inaasam ang biyayang dulot ng kaloob mong kaligtasan. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Tulutang kami maging saksi mo, Panginoon, sa araw na ito at makapag-alay ng kaaya-ayang handog sa Ama sa pamamagitan mo. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Bigyan kami ng paningin na makita ang iyong larawan sa lahat. Sa pamamagitan nila'y mapaglingkuran ka ng tapat. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Panginoong Jesus, Ikaw ang tunay na puno ng ubas at kami ang mga sanga. Pahintulutan mo kaming manatili sa iyo upang mamunga ng sagana at makipagbigay puri sa Ama. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Manalangin tayo sa Panginoon sa pamamagitan ng ating mahal na ina ng mga biyaya, para sa ating Santo Papa Francisco, para sa ating Arsobispo Gilbert, para sa mga pare, diakono at relihiyoso, para sa pagkakaroon ng mga banal na bokasyon sa simbahan, para sa mga dipoto ni Santo Padre Pio, lalo na sa mga may kahilingan at sa mga may sakit, para sa ating pamilya, kamag-anak at kaibigan, para sa mga tagapagtaguyod sa pabansang Tampanas ni Santo Padre Pio, para sa lahat ng mga makasalanan, para sa lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio, at para sa lahat na nagtitiwala na kanilang sarili sa ating mga panalangin. Gawing ganap kami sa pag-ibig, Panginoon. Atin pong dasalin ang panalangin itinuro ng ating Panginoon. Amen namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos upang kami laging magkaroon ng pagbabago na ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo. Sa pamamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagpalainawa tayo ng Panginoon, iligtas tayo mula sa kasamaan, at akayin tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, at ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Handa po natin ang ating mga sarili para sa banal na misa. Maraming salamat po. Magandang umaga po sa lahat. Sa mga nagnanais mag-alay ng rosas para kay Santo Padre Pio, available po ang mga rosas sa May Chapel of Reconciliation at sa tagliran ng simbahan. Ang puting rosas ay simbolo ng pasasalamat. Tampulang rosas naman ay simbolo ng ating mga kahilingan sa Diyos sa pamamagitan ng pananalangin kay Santo Padre Pio. Maraming salamat po. Upang mapanatili ang solemnidad ng banal na misa, pakilagay po sa silent mode ang inyong telepono. Magsitayo pong lahat at sumabay sa pambungad na awit. Inang Panginoon.
Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo nawa ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po, Padre. Welcome po sa parokya at pambansang Dambana ni Santo Padre Pio. Ngayong unang Sabado ng buwan, habang ating pinararangalan ang mahal na ina sa kanyang pagiging biyaya para sa ating lahat, ating ding ipinagdiriwang ang paggunita kay San Carlos Borromeo, isang obispo. Kasama ng lahat ng ating mga intensyon, ipanalangin natin ang lahat ng mga nagpamisa, ang lahat ng mga nagdiriwang ng kaarawan at anibersaryo sa araw na ito, ang mga patuloy na dumudulog kay Santo Padre Pio para sa kanilang mga kahilingan at karamdaman, lalutigit si Tita Virgie Cano at si Tito Phil Carion ng taga Las Piñas, at para sa kapayapaan ng kaluluwa ng lahat ng ating mga yumao. Aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, panatilihin mong lumulukob sa iyong sambayanan ang iyong espiritong pumupuspos sa obispong si San Carlos Borromeo upang kami laging magkaroon ng pagbabago sa ikapagiging kawangis ng anak mo para maipamalas namin ang kanyang mukha sa mundo sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, ito ngayon ang tanong ko. Itinakwil ba ng Diyos ang kaniyang bayan? Hindi. Ako'y isang Israelita mula sa lahi ni Abraham at kabilang sa lipi ni Benjamin. Hindi itinakwil ng Diyos ang kaniyang bayan sa simula pa'y hinirang na niya. Ibig bang sabihin, ngayon natisod ang Israel ay tuluyan na siyang nabuwal? Hindi. Ngunit dahil sa pagkasitod ng mga Israelita, dahil sa katigasan ng kanilang ulo,
umabot sa mga hintil ang kaligtasan, nang sa gayoy mangimbolo sa mga ito ang Israel. Ngayon, kung ang paglabag ng mga ito ay naging isang pagpapala sa sanlibutan at ang kanilang pagkabigo ay nakabuti sa mga hintil, gaano pa kaya ang pagbabalik loob nilang lahat? Mga kapatid, may isang hiwaga na ibig kong malaman ninyo para hindi maging mataas ang palagay ninyo sa inyong sarili. Ang pagmamatigas ng bansang Israel ay pansamantala, hindi panghabang panahon. Ito'y tatagal lamang hanggang sa makalapit sa Diyos ang kabuoang bilang ng mga hintil. Sa gayon, maliligtas ang buong Israel ayon sa nasusulat. Magbubuhat sa Siyon ang tagapagligtas. Papawiin niya ang kasamaan sa lahi ni Jacob. At ito ang magiging tipan ko sa kanila pag inalis ko na ang kanilang mga kasalanan. Sa ikalalaganap ng mabuting balita, sila'y naging kaaway ng Diyos upang magkaroon kayong mga hintil ng pagkakataon. Ngunit ayon sa paghirang, sila'y mahar pa rin niya, alang-alang sa kanilang mga ninuno. Sapagkat ang Diyos ay hindi nagbabago ng isip tungkol sa kanyang mga kaloob at pagtawag. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Mapalad ang mga taong tumatanggap ng pangaral. Silang sayo'y tumatanggap ng turo sa kautusan. Pagkat sila'y magdaranas ng saglit na ginhawa, hanggang yaoy masasamay mahulog sa hukay nila. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ang lingkod ng Panginooy hindi niya iiwanan. Yaong mga hirang niya'y hindi niya tatalikdan. Mababalik sa matuwid ang ganap na katarungan. Diwang ito ang susundin ng tapat ang pamumuhay. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Ano kayang mangyayari kundi ako natulungan nitong aking Panginoon? Marahil ang aking buhay ay tahimik ng malilibing kasama ng mga patay. Kapag aking nagunitang ang paa ko'y dumudulas, dahilan sa pag-ibig mo, O Diyos, ako'y tumatatag. Ang puoy di tatalikod sa kanyang hirang na lingkod. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Isang araw ng pamamahinga, si Jesus ay inanyayahang kumain sa bahay ng isang pinuno ng mga Pariseo. At binabantayan nilang mabuti ang kanyang mga kilos. Napansin ni Jesus na ang pinipili ng mga inanyayahan ay ang mga upuang nakalaan sa mga piling panauhin.
Kaya't sinabi niya ang talinhagang ito, kapag inanyayahan kanino man sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang tanging upuan. Baka may inanyayahang lalong tanyag kaysa iyo at lalapit ang nag-anyaya sa inyong dalawa at sasabihin sa iyo, maaari bang ibigay ninyo ang upuang iyan sa taong ito? Sa gayoy mapapahiya ka at doon malalagay sa pinakaabang upuan. Ang mabuti kapag naanyayahan ka, doon ka maupo sa pinakaabang upuan. Sapagkat paglapit ng nag-anyaya sa iyo ay kanyang sasabihin, kaibigan, dini ka sa kabisera. Sa gayon, nabigyan ka ng malaking karangalan sa harapan ng mga panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Muli po, magandang umaga sa inyong mga naririto sa atin sa pambansang Dambana, gayon din sa mga patuloy na nakikiisa sa atin via live streaming at ang mga lagi nating kasama sa pamamagitan ng telebisyon at ng radyo dito sa Batangas at sa mga karatig lalawigan, lalo na ang mga nakikinig ngayon sa ating 95.9 Spirit FM, ang radyo ng Batangas. Anong ipinagyayabang mo? O sino ang ipinagyayabang mo? Kung kayo po'y taga rito sa amin sa Batangas, pwedeng ang tanong sa iyo ay sino kang ipinagmamalaki mo? Katatapos lamang ng eleksyon, ano ho? Yung mga partidong nanalo ay di medyo yabang-yabang, panalo eh. Yung mga natalo, natatakot na dahil mawawala na siya ng trabaho sa barangay. Iba nang nakaupo eh. Yun ang sama ng ating politika. Kapag hindi sa iyo, kawawa ka. Si Jesus sa mabuting balita ngayon ay nagpapaalaala sa ating lahat, huwag kang napakayabang. Huwag kang kung makapagmalaki ay parang kung sino ka. Dahil sa harap ng Diyos, walang mas mataas sa atin. Walang mas mababa sa atin. Tayong lahat ay pantay sa karangalan sa harap ng Diyos. Gusto niyo ng patunay? Tinan niyo ngayon dito. Lahat ga kayo ay may 1 milyon. O taas ang kamay ng may 1 milyon. Wala. Siya, mahihirap lahat ang naririto. Ang iba'y mahirap kausap, mahirap din. Yun ang isang katotohanan ng buhay, mga minamahal. Kung sasabihin ni Jesus na ang pwede lamang sumimba dito ay yung may 1 milyon, sinong naririto? Di ilan lamang kayo? Si Father, wala rin. Walang magmimisa sa inyo. Yun ang pagkakatulad at pagkakapantay-pantay ng karangalan natin. Makasalanan ka't hindi, mayaman ka't mahirap, mabait ka o mataray, pare-parehas tayong nasa sa isang misa. Bakit? Ang Diyos hindi tumitingin kung sino at ano ka. Kaya yun ang paalaala niya sa mabuting balita. Kapag sumisimba ka, hindi ibig sabihin nagbibigay ka ng 500 sa simbahan sa unahang ka nakaupo. Walang ganoon. Dito sa atin, bihirang bihira at pwede kong patunayan sa inyong iisang beses sa isang taon tayo nagre-reserve ng upuan dito. Kapag piyesta, nakakahiya naman sa ermanang nasa likod nakaupo, di ka ho?
O gusto ninyo, linggo-linggo may naka-reserve ditong upuan para doon sa mga pipi at bingi na kailangan ng sign language. Pero bihira na tayo mag-reserve ng upuan. At yun yung paalaala ni Jesus. Alam niyo, nakakatakot sa ibang parokya, hindi ka makakaupo dyan. Dahil yan ay sa Nanay Rosing, kung sino man iyon, yun yung matanda na magdadasal na akala mo'y nabili niya ang upuan. Ito'y mga panlabas lamang. Ang sinasabi ni Jesus, hindi mo kailangang ipagyabang kung may nakuha ka sa buhay. At lalong hindi mo kailangang mangapi kung nakakataas ka sa iba. Sapagkat para kay Jesus, iisa ang karangalan ng tao at iisa ang dapat mong ipagmalaki. Kung meron kang dapat ipagmalaki, tulad ng laging sinasabi ni San Pablo, ipagmalaki mo ang pagmamahal ni Kristo. Ipagmalaki mo ang pag-ibig ng Diyos. Yun lamang ang kaya mong ipagmalaki. Dahil wala naman tayong ipagmamalaki sa harap ng Diyos. Lahat ay galing sa Kanya. Talino, yaman, kakayahan, karangalan sa buhay, lahat ito'y galing sa Diyos. Kaya wala kang dapat ipagmalaki. At paalaala sa atin ng pagdiriwa ngayon, sa harap ng Diyos, iisa tayo. Maganda o masama ang sandalyas mong suot ngayon, bago o luma ang suot mong damit ngayon, iisa ang pagtingin sa iyo ng Diyos. Yun yung karangalan mo bilang tao. At anong karangalan yon? Na ikaw ay mahal niya. Wala kang kayang gawin para baguhin ang karangalan iyon. Kahit ang pinakamabigat na kasalanan ay hindi magpapabago sa karangalang mahal ka ng Diyos. At yun ang dapat mong ipagmalaki. Mahal ako ng Diyos kahit ako'y mataray. Mahal ako ng Diyos kahit ako'y sinungaling. Mahal ako ng Diyos kahit ako'y nasa maling relasyon. Yun ang dapat ipagmalaki ng sino mang Katoliko, ng sino mang sumasamba kay Jesus. Si San Carlos Borromeo, siya ay isa sa mga santong nagsimula ng mga paghuhubog sa mga seminaryo, isang obispo. Ang buong buhay ni San Carlos, kababaang loob. Walang ipinagmamalaki kahit na siya ay obispo. Walang ipinagmamalaki kahit na siya ay pari. Alam po ninyong katatapos lamang ng Synod on Synodality sa Roma. At sinasabi ni Papa Francisco ngayon, pantay ang karangalan ng tao. Pari ka, obispo ka, santo papa ka, madre ka, normal kang maninimba, iisa ang karangalan natin. Yun ay ang mahal tayo ng Diyos. At pagpasok ninyo sa langit, kung doon ang punta ninyo, kung hindi naman nyo balak doon pumunta, wala naman din problema. Pero kung sa langit ang punta ninyo, hindi doon itatanong kung ikay nakatapos ng pag-aaral, hindi doon itatanong kung ikaw ay maraming pera, hindi rin doon itatanong kung pari ka, madre ka ba, o ikaw ay maninimba. Ang itatanong doon, kung ikaw ay marunong magmahal. Yun, yun lamang ang tanging dapat nating ipagmalaki. Sabi po ng Aral Batanggenyo, ang lokal na katisismo dito sa Batangas, number 671. Ang tao ay may pantay na karangalan at ito'y galing lamang sa Diyos. Hindi kailanman sa narating mo sa buhay, hindi kailanman sa posisyon mo sa buhay, ang karangalan mo, mahal ka ng Diyos. Anong hamon sa atin? Kilalanin din ang bawat tao sa karangalang ito. Bawasan ang inyong pangmamata sa iba, bawasan ang kadamutan, bawasan ang katarayan, bawasan ang masasamang ugali, dahil ang mga ito ay mga gawaing hindi kumikilala sa pantay na karangalan ng iyong kapwa.
Anong dapat gawin? Makita mo ang Diyos sa iyong kapwa, kahit sa iyong bungangerang asawa, kahit sa iyong chismosang kapitbahay, kahit sa iyong mga pasaway na anak, piliting makita ang Diyos. Dahil lahat tayo, pantay sa pagtingin niya, pantay sa pagmamahal na galing sa Diyos. Ito ang ating hilingin sa banal na misang ito. Kay Jesus na ating tatanggapin mamaya sa banal na komunyon, inyo pong ibulong sa Kanya, Panginoon, bigyan mo po ako ng isang mapagpakumbabang puso, yung walang ipinagmamalaki at ipinagmamayabang, kundi ang pagmamahal na galing sa iyo, upang sa aking pakikitungo sa aking kapwa, makita kong lagi na ikaw ay nasa kanila, sa iisang karangalan na kaming lahat ay laging minamahal mo. Para sa maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos sa mang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang aming mga alay na nasa iyong dambana, ngayong si San Carlos Borromeo ay aming ginugunita. Ipagkaloob mong dito'y aming pakinabangan ang pagiging masagana sa bunga ng gawang kabutihan, pakundangan sa bigay mo sa kanyang malasakit sa kapakanan ng tanan, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Ngayong si San Carlos Borromeo ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Hesukristo na maaasahan sa katapatan, ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit ng mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayan mong dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka o may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kamangyarihan, langit lupa'y nagpupugay. Yeah.
hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay bulitain, sarili ay inihain, bilang pagkait inumin, pinagsasaluan natin, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo. Sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Santo Papa at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria, ang ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kaniya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos samang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang alam mo, mapasaamin kaharian mo, sundin
sa lupa, para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang magpapatawad. Kami ipalin tulad sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi kayang lumuhod, manatili pong nakatayo na may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako.
kasdan sa dakong banal nang makita ko ang iyong pagkarangal. Nadalangin akong nakataas sa aking kamay, magagalak na papuring iyalay, ngunit ako, ikaw, abang nahihilay, pagkat ang tulong mo sa atin ay taglay sa lilin ng iyong mga papa. Kumakapit sa'yo, kalikas ay diyan, kung hawak mo ako, magdiriwang ang ari, ang Diyos siyang daylat, ang sa'yo ay nangako, kalakya o makakantan. Kunit ako, ikaw, abang nahihimlay, pagkat ang tulong mo sa atin ay taglay sa lilim ng iyong mga papa. Ang isasagawang second collection na ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Salamat po sa inyong handog. Ngunit ako, ikaw, abang nahimlay, pagkat ang tulong mo sa atin sa lilim ng iyong mga papa. Umawi, umawi, awit ako. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo.
Ama naming mapagmahal, ang pagtanggap namin sa banal na pakikinabang ay magdulot nawa sa amin ng tatag ng kalooban na siyang sanhi ng katapatan at kasipagan sa paglilingkod ni San Carlos Borromeo ng may pagmamahal sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ang pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga-Petrolcina, monheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaysa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Magsupo muna po ang lahat para sa ilang patalastas. Una sa inyong pagbisita sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad po namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, nagpapatuloy ang ating pagnonobena para sa mga kapatid nating yumaon. Nakahanda na po sa harapan ng pambansang Dambana ang panaglalagyan ng mga sobreng may pangalan ng inyong mga mahal na yumao. At sila ay buong buwan natin ng Nobyembreng ipapanalangin ang kapayapaan ng kaluluwa. May mga sobre pong available diyan para po sa kanilang kapayapaan. Kayo pong lahat ay makipag-ugnayan sa ating mga tagapaglingkod. Kami po'y humihingi din ng inyong kaunting oras at pakikiisa. Sa paligid po ng ating simbahan ay meron tayong mga information logbook. Ito po'y bahagi ng programang ng documentation at ang pagpapalawig ng mga datos at ng turismong pangsimbahan. Ito rin po'y isang alaala ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Kaya sa inyong libreng pagkakataon mamaya pagkatapos ng misa, kayo po'y maglumagda ang pangalan at ang ilang mga detalye sa ating information logbook. Kasalukuyan din pong humihingi ng tulong sa atin ang ating Seminaryo Mayor, ang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na inihahanda para maging pari. Panoorin po natin ang maiksing video na ito. Ang Seminaryo Mayor ni San Francisco de Sales ay matatagpuan sa Barangay Marawoy, Lipa City. Ito ay isang bahay pormasyon ng mga kabataang lalaki na tumutugon sa panawagan ng Diyos sa buhay pagpapari. Sa paglipas ng panahon, ang seminaryo ay dumaan sa maraming pagsubok at pangangailangan. Sa biyaya ng Diyos at sa suporta ng mga taong may mabubuting kalooban, ang seminaryo ay nakapagpatuloy sa paghubog ng mga kabataang lalaki magpahanggang sa kasalukuyan. Sa kabila ng lahat ng ito, nagpapatuloy pa rin ang adhikain ng seminaryo na matugunan ang mga pangangailangan ng mga seminarista sa maraming aspeto. Hindi iniaalis ng seminaryo ang paghingi ng tulong sapagkat hindi rin tumitigil ng pagpapadala ang Diyos ng mga taong may mabubuting kalooban. Sa diwang ito, nananabik ang aming puso na tanggapin ng bukas palad anumang tulong na inyong maipagkakaloob para sa seminaryo at para sa mga hinuhubog sa buhay pagpapari. Ang isang palad na marunong magkaloob at magbigay ay isa na rin pusong nag-aalay. Hindi man po namin kayo nakikilala, ngunit ang Diyos na bukal ng lahat ng pagpapala
ang bahalang magbalik ng inyong kabutihan na ibinigay para sa aming kapakanan. Maraming salamat po. Maaari niyong ipadala sa mga detalyeng nasa screen o makipag-ugnayan kayo sa aming pamisahan at opisina para sa pagtulong na ito sa ating mga seminarista. Maraming salamat sa inyo. Ang ating sunod na misa mamayang alas 9 ng umaga. Ito po ay healing mass at healing liturgy na may pagbabasbas ng tubig. May mga available tayong rosas sa likod at paligid ng simbahan para maialay kay Padre Pio. Puti para sa pagpapasalamat at pula para sa kahilingan. Inaasahan po namin inyong pananatilihin ng kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Muli po kayong magsitayo. Ating isasagawa ang pagbabasbas ng mga religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo'y maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. Inyo pong hahawakan ang inyong mga nais pabasbasahan at isipin ng mga taong nais niyong ipanalangin para sa mga nasa kanilang tahanan. Ang panalangin ito'y para din sa inyo at sa inyong mga nais pabindisyonan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bindisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, ang mga rosaryo, mga imahen, mga dasalan, mga healing rub, mga miracle oil at mga bulaklak ng rosas na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Papuri sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparanaong una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ating ipagdadasal ang ating mga mahal na yumao, kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong ating mahal. Sila nawa ay silayan ng ilaw na walang hanggan. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasamin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala,
para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kaparanoong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Maraming salamat sa inyong lahat, sa ating mga tagapaglingkod at sa inyong mga nakiisa sa ating banal na pagdiriwang. Lagi po kayong mag-iingat. Pinasasalamatan din natin ang Flora for You More Than Blooms ng Tanawan City para sa kanilang binigay na bulaklak sa pambansang Dambana. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay naialay na, humayo kayong mapayapa, laging ipagmalaki ang pagmamahal ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa buhay, pag-ibig at katarungan.